Mga kabayan, sa wakas, sumagot at nagsalita na si dating Pangulong Duterte kaugnay sa mga kumakalat na isyu ngayon sa social media kung saan ay may video itong si PBBM na di umano ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot o yung tiyatawag nilang pulburon. Sa isang interview, tinanong ng isang reporter si dating Pangulong Duterte kaugnay sa isyu. Masyadong sikat ngayon yung sinabi niya, may video daw siya na si BBM nag-aano ng pulburon, yung isyong pulburon. Nagbibigay daw si Justice Secretary at ang bumibili ay si First Lady. Before, may sinabi ka regarding a leader na nagko-cocaine. I just don't know who it is. But right now, may lumalabas po na ganyan. Yung video, well, I can see that every... Hindi lang leader, leader dito, maraming mayor dito nagko-cocaine. Sagot ng Pangulo, walang katotohanan yan dahil kung meron man, ay bakit ayaw pa nilang ilabas para mapatunayan sa publiko kung totoo man ang aligasyon laban kay PBBM. Samantala, gustong kausapin ni PRRD itong si Pangulong Marcos Jr. kaugnay naman sa pansamantalang pagsasara ng programa niya sa SMNI kung saan ay dito siya umiere sa kanyang gikan sa masa. Sagot naman ng Palacio, anytime ay nakahanda si Pangulong Marcos at bukas ito sa pakikipag-usap sa dating Pangulo. Kaugnay naman sa isyo ng destabilisasyon, pinabulaanan din ni PRRD na dawit siya o may alam siya sa mga planong kurita ng mga retired generals. Sino naman police o pati yung military na magkipag-meeting sa akin to disturb? They must be crazy. It's either they're around or just... plain insecurity. Bakit ko hindi ginawa yan nung when I was at the height of my naging presidente na ako? Well, for what purpose? To what? Place somebody else in place of Marcos? I'm comfortable with Marcos. Why should I replace him? And who am I to replace him at this time of my life? Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Naniniwala ba kayo sa mga kumakalat na isyu na may pulburon video itong si PBBM? At kung meron man ay bakit hindi pa ito inilalabas o ipinapakita sa publiko? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinion. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Tahas ang itinanggi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pagkakadawit niya sa umano'y destabilization plot laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Tinawag pa niya itong kabaliwan. Sino naman police o pati yung military na magkipag-meeting sa akin to disturb? They must be crazy. It's either they're around or just... insecurity. Patutsada pa ni Duterte. Bakit ko hindi ginawa yan nung when I was at the height of my naging presidente na ako? Well, for what purpose? To what? Place somebody else in place of Marcos? I'm comfortable with Marcos. Why should I replace him? And who am I to replace him at this time of my life? Sinabi ito ni Duterte sa pinatawag niyang press conference kahapon sa Davao City. Nauna nang itinanggi ni Duterte noong November 7, 2023, ang alegasyon ng partisipasyon niya sa umano'y nilulutong kudeta ng ilang miyembro ng militar. Sa isang programa sa SMNI, sinabi ni Duterte na hindi niya alam kung paano nadawit ang kanyang pangalan sa isyu. Pero inamin niyang may mga nakakausap siyang mga retiradong general. Reaksyon niya ni Duterte sa pahayag ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. noong November 3 na may naririnig daw silang mga destabilization effort laban kay PBBM. Bagay na nilinaw ni Bronner at sinabing misquoted lang siya. Bukod sa isyu ng umano'y destabilization plot, bumuwelta rin si dating Pangulong Duterte sa imbestigasyon ng International Criminal Court o ICC sa kanyang kampanya kontra droga. Labas daw si Pangulong Marcos sa isyong ito. Marcos has nothing to do with the ICC. Huwag na natin bigyan ng importansya yung ICC. It is the
ICC interfering in our private affairs, in the sense that it intrudes into the sovereignty of the other nations. Nauna nang sinabi ng Department of Justice at Bureau of Immigration na hindi nila matukoy kung nasa bansa na ba ang ICC investigators. Kamakailan din ang maglabas ng resolusyon ng Kamara na nag-uudyok sa lahat ng sangay ng gobyerno na makipagtulungan sa imbisigasyon ng ICC. Tinalakay rin ng dating Pangulo ang issue sa suspensyon ng Sunshine Media Network International o SMNI. Gusto raw itong pag-usapan ni Duterte kasama si Pangulong Marcos. Sa SMNI umeere ang programa ni Duterte na gikan sa masa para sa masa. Paglilinaw din niya, hindi siya nilapitan ni Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Quimboloy, na bagamat hindi corporate officer ng SMNI, itinuturing naman daw nilang honorary chairman. Ang ako lang concern karon is to help my friend si Pastor. Kay tinuod lang ng NTC ba? Wala man sila nakit, they have not come up with an allegation, huwag na yung charge of any wrongdoing. Nitong nakaraang linggo, sinimula ng pagdinig ng National Telecommunications Commission o NTC sa 30-day suspension order sa SMNI, kung saan hiniling ng kampo ng network na mag-inhibit sa kaso ang tatlong opisyal ng NTC na nag-utos na pumirma sa suspension order. Sa isang pahayag, sinabi ng palasyo na lagi na magbukas si PBBM para makipag-usap sa dating Pangulo. Kokontakin na raw ni Pangulong Marcos si dating Pangulong Duterte para tanungin ito kung gusto niyang makipagpulong. Ito na, sariwang sariwa, mainit na mainit pa ang usaping video na yan. Ano ba yung video na yan? Video ba ni Andrea yan? Ano yung bang video yung animal na yan? Anyway, alam niyo naman po ang sa lalong-lalo na sa mga Duterte supporter at sa mga nabudol na supporter ni Marcos na nagbago na daw, sabi nila may video daw na lumalabas. Meron daw videong kumakalat, anak ng wedding. May nagsabi pang general. Sabi niya, napanood na ng mga general ang video. Anak ng tuchang kalabaw na hindot. Oo. Anyway, eto na nga. Para ho linawin ang issue na ito. Hindi na po ako ang magsasalita kung hindi si Pangulong Duterte na. Kung saan napakahalaga ng kanyang input. Dahil ho, kung tatandaan natin, siya po ay former president. Ibig sabihin po nun, hawak niya ang lahat ng intelligence sa gobyernong ito sa 6 na taon. Ngayon, pakinggan po natin ang tanong ng isang media personality kay Pangulong Duterte patungkol po sa video na yan. Pakinggan natin ang sagot ni Pangulong Duterte at ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit ganyan ang sagot ni Pangulong Duterte. Kaya, panoorin muna natin. Yan. Mayor, ayoko patulan to pero narinig ko kanina si Attorney Harry Roque talagang nagsalita at nagtanong din. Nako, si Harry Roque pa medyo umangkala rin doon sa issue. Okay, panoorin natin. Hindi po. Vlogger Maharlika. Nako po! Vlogger Maharlika. Naku po, patay tayo dyan. Sasabihan na naman tayo. O Banat Bay, bakit mo na naman inaaway si Maharlika? Hindi ko po inaaway si Maharlika. Ipapaliwanag ko po sa inyo. Si Pangulong Duterte ang sasagot ng tanong ninyo, hindi ako. In social media, is masyadong sikat ngayon yung sinabi niya, may video daw siya na si BBM, nag-ano ng pulboron, yung isyong pulboron. And ang kitang-kita mo na kagad ang reaction ni Pangulong Duterte. Kung kayo ay sanay sa reaction ni Pangulong Duterte, kung kayo ay lehitimong DDS, yung reaction na yan, alam na po natin yan. Panoorin. Nagbibigay daw si Justice Secretary at ang bumibili ay si First Lady. Nako! Pero this becomes an issue ngayon. At kanina nagtanong si Harry Roque na rin. Nako, Pangulong Duterte, ingat ka sa sagot mo, ha?
Baka mamaya, sabihin na naman itong bagong lipo na nato, nabayaran ka din. Pag hindi ka sumang-ayon sa kwento nila, ganyan o sila eh. Pag hindi ka sumang-ayon sa kwento nila, bayaran ka. Nako, Pangulong Duterte, ingat kasi sagot mo. Baka mamaya, bayaran na ang tawag sa'yo. What if ito ay totoong may video? What would happen to the country kung mapatunayan? Even yun, narinig din kita. Oh, ito, linawin natin. Malinaw, unang tanong, yung video. Okay? Tinanong niya, si Maharlika may sinabi na may video kung saan si Pangulong Marcos daw di umano ay gumagamit at ang supplier walang iba kung hindi si Remulla at humihingi ay ang kanyang asawa o na si First Lady. Linawin natin na yan ho yung tanong. Okay? First, yung video. Pangalawa, ito ho yung pangalawa. Before, may sinabi ka regarding a leader na nagko-cocaine. I just don't know who it is. But right now, may lumalabas po na ganyan. Oh, pangalawa, meron ka rin sinabi, Mr. President, na dating leader na nagko-cocaine. Okay? So, dalawa ho, ha? Dalawa. Oh, ha? Unity. Dalawa. Dalawa ho yung tanong. Para humalinaw sa atin, kasi para alam ninyo kung saan sumasagot si Pangulong Duterte sa dalawang tanong. Okay? Ito yung una niyang sagot sa video. Yeah, video? Well, I can see that every... hindi lang leader, leader dito, maraming mayor dito nagpukukin. Oh, sabi niya, sa pangalawang sinagot, kasi tandaan niyo si Mr. President, alam naman po natin kung yung mga magagaling dyan at matagal na nakikinig kay Pangulong Duterte, minsan tumatalon siya. Okay, so sinabi niya, yung una, sa first part, sinabi niya, yung bid, ito ha, bago yan. O, pakinggan niyo ha, wala yan, ang sagot niya. Alabas ito. Po na ganyan. Wala yan. O yan ang sinabi niya, wala yan. Pertaining to the video. Okay? Ulitin natin. Malinaw. Okay? Ito, pakinggan. It is, but right now, may lumalabas po na ganyan. Wala yan. Wala yan. Yung video ang tinutukoy niya dito, ha? Dalawa yung subject. Yung leader na sinasabi niya nagko-cocaine at saka yung video. Yung sagot na wala yan, pertains to the video. Okay? Linawin natin. Pangalawang sagot niya. Yung video. Well, I can say that every... mayor... Hindi lang leader. Leader dito, maraming mayor dito nagko-cocaine. Oh, maraming leader, maraming mayor na nagko-cocaine. So sa madaling salita, hindi niya sinabing hindi nagko-cocaine si Marcos. Wala siyang sinabing ganon. Hindi rin niya sinabing nagko-cocaine si Marcos. Linawin natin. Okay? Sinasabi niya, maraming leader na nagko-cocaine. Maraming kahit mayor nagko-cocaine. Ito yung kasunod. There's no such thing. There is no such thing. Patay tayo dyan, Mr. President. Yari ka ngayon kay Bagong Lipunan at kay Maharlika. Baka mamaya paratangan kang bayaran ka ni Ma'am Xi. Nako po, patay tayo dyan. Eh. Ta kami eh. Hindi kami sumakay sa kwento. Kaming banateros. Ano sabi? Bayaran kami. Hindi kami bumabanat at hindi namin kinakarga yung mga expose nila. Ano sabi? Sabi nila, bayaran kami. Si Bagong Lipunan na hindi ho si Maharlika. Si Bagong Lipunan at saka yung mga tatanga-tanga niya pong followers. Yun ang sabi, bayaran daw kami. Naku, Mr. President, paano yan? Hindi kayo sumakay sa kwento ni Bagong Lipunan na may video. Patay tayo dyan. Ibig sabihin, bayaran ka din, Mr. President. Kasi kung nandyan pa yan, matagal na lumabas yan. Yan, yan ang sinasabi ko eh. Kung nandyan pa yan, matagal nang lumabas yan. Alam mo, ganito lang yan. Nag-live ako kaganina habang nandyan tayo sa may Sapporo, umiinom-inom ng konti. Nag-live tayo dyan. Sabi ko, anak ng lintik na video na yan, ayaw pang ilabas. Alam niyo kung bakit? Kung talagang may video, wala nang drama-drama. Kasi sabi ng iba, tatimingan yan. Anong tatimingan? This is a serious matter. If there is such thing as video
ng presidenteng nagko-cocaine. If there is such thing as na videong ganyan, napaka-importante niyan sa ating bayan. Tapos bibitinin mo, tapos dadrama-drama pa. Pasensya na, pero lalong-lalo na si Bagong Lipunan, ano, kiniklickbait niya pa. Oh, ito ang teaser sa video. May ganun pa siya, teaser sa video. Akala mo naman, yung pinakita niya, yung content niya, eh talagang pangsak, ano, yun yung talagang video. Hindi eh. Yung pinakita niyang video ay yung mga video na ni-expose na ho ni Jojo de Guzman. Sa madaling salita, nagre-recycle siya. Yan ang sinasabi kong tanso. Sa madaling salita, ampaw. Maliit ang utak, walang laman. Yan ang ibig ko sabihin ng tanso.